natin dahil holiday ngayon, sama-sama pamilya, special BIP. Napanood ko napansin ko sa mga Korean novela na napapanood ko, parang talagang espesyal ang araw pag sila'y kumakain ng baka, 'di ba? Parang ang baka sa kanila something na tawag dito for a celebration, a special day. Kaya special day ngayon, kaya magluluto ang ating guest kusinera ng beef with broccoli. Kasama natin mula Cubao, Quezon City, si Rose Ann Gagno Abellanida. Hello, Rose Ann! Hi, Rose Ann! My mic John! Okay. Ay, teka. Wala palang tao. Hindi maganda ang signal ni Rose Ann. Kaya tatawagan na natin siya sa telepon dahil sa statue dance sa Zoom. Nasa line natin. Tinatawagan ka, Rose Ann. Huwag kang bibitaw at ipagtuloy-tuloy pa rin ang pagluluto mo sa amin ng iyong beef with broccoli o broccoli na tinatawagan, no? Pagka tawag, gusto nyo may accent, broccoli. Tayo lang, broccoli. Ganun. Ayun. Teka, tinatawagan na. Ringing lang. Ay, Rose Ann, pakisagot mo naman ng telepon para tayo makapagluto na. Ano kayang parte ng baka ang ginamit nitong si Rose Ann sa kanyang recipe? Tapos, alam niyo isang problema dyan matindi, kung paano pananatilihing malangot-ngot ang broccoli, kasi ang dali kayang malantan yan, pagka nalantan na, hindi na masarap. Meron ng aftertaste. Masarap yung malutong-lutong, diba? So, paano natin gagawin yan? At saka, halimbawa ba, pwede bang pakuluan mo o palambutin na muna ang tawag dito, ang baka. Tapos, kung hindi mo pa papakain, lagay muna sa freezer. Tapos, pati yung tsaka na lang ilalagay ang broccoli para hindi malanta. Tanungin natin kay Rose Ann kung ginagawa niya yun. Kasi nga, hindi masarap yung broccoli na lanta-lanta. Diba? Parang ibang panlasa. Siya! Nasaan na si Rose Ann? Teka muna sandali ah. Alam ninyo, pasensya na po kayo. Wala nga ito si Ate B mula dito mula Lunes pa. Kasi nga po meron siyang misyon na kanyang ginagampanan. Inaasahan ko po maging tayong lahat na makasama rin siya bukas araw ng Webes. Ha? Para dito kompletos rekados naman tayo dito sa Lingkod Kapamilya. Bukas. Anong meron bukas? Bukas! Malalaman nyo, bukas! Oo, ha? Bukas! Pagkatapos, ano pa ba? Mag-commercial kaya muna ako, no? Balik na lang natin yan si Rose Ann maya-maya habang tinatawagan. Nasa linya na natin! Hello, Rose Ann? Nandiyan ka na? Rose Ann? Hello? Hello, Rose Ann? Hello po, good morning. Ayun na, good morning, Rose Ann. Pasensya ka na, hindi maganda yung signal mo ng internet. Kaya tinawagan ka na lang. Oo, nagsi-statue dance ka kasi. Teka muna. teka lang sandali, Rose Ann. Saan mo ba natutunan ang beef with broccoli recipe mo, be? Nung nasa Qatar po kasi, syempre, ako lang mag-isa, so kailangan doon po ako natutong magluto. Nag-research na sa YouTube. Research lang. Sa Qatar, Muslim, mas maraming baka, ganon. Apo. Ganyan. Anong ginawa mo sa Qatar? Nail technician po ako doon. Nagtrabaho ko sa spa. Sa spa? Apo. Ano technician? Ano? Nail technician, manicurist. Nail technician, ganon? Yes po. Opo. Manicurista, pero bongga, ha? Sa Qatar, grabe. Ilang taong ka doon? Almost 6 years po. Nag-end of contract po ako nung pandemic. So matagal-tagal ka na dito sa Philippines? Yes po, magti-3 years na po. Hindi ka nababalik ng pagiging OFW?
Baka hindi na po siguro. Siya, sige. O, teka lang sandali. Eh, nagluluto ka doon sa Qatar. Para sa sarili mo lang o meron ka ipinagluluto doon? Meron po kaming may mga kulig ako doon, mga kasama sa bahay. Pero kanya-kanya kasi kami doon. Nasa akin na yun kung gusto kong i-join sa kanila. Ay, ganun. Kung gusto ko i-share sa kanila. Eh tapos dito sa pagbalik mo dito sa Pilipinas, patuloy mo naman din, tuloy-tuloy pa rin ang pagluluto mo. Opo. Ayun, naman pala. Eh teka, matanong ko, ano bang parte ng baka ang ginamit mo dito sa iyong recipe? Hindi ko alam kung ano itong Tagalog doon, pero yung sirloin, yung pinakamalambot baka. Oo, sirloin. Hindi ko rin alam kung anong Tagalog noon. Hindi ko alam kung anong Tagalog. Sirloin lang din talaga. O pagkatapos, paano ginagawa mo, be? At saka yun nga, tatanungin ko sa'yo, Rose Ann, kasi madaling lumupay-pay ang broccoli. Paano mo ginagawa na mapanatiling malutong-lutong siya? Kapag ka po hahawuin ko na siya, halimbawa okay na siya, as in simplado na siya, saka ko lang po ilalagay yung broccoli, saka ko tatakpan, saka ko napapatayin. Yun, patay agad, parang sa kangkong, no? Opo. Oo. Kasi hindi siya masarap kapag overcooked. Oo. Mas maganda nga po sa broccoli is steam. Oo nga, steam lang, ano? Totoo naman. Yes, totoo naman. Mas masarap siya pag crunchy. Correct, correct, correct. Anong mga pampalasa mo dito sa iyong beef with broccoli? Ano lang po, onting soy sauce at saka oyster sauce. Tapos, pamintang durong. Ano pa ba? Ayun lang po. Tapos nilalagyan ko na lang po ng flour, pampalapot. Pampalapot. O parang maalat-alat na manamis-namis. Opo. Ayan. Yung nagpapatamis na yung oyster sauce. Correct ka dyan. Diba? Naku, sarap niyan pag medyo masarsa-sarsa para isasabaw mo sa kanin. Yes! Sarap! Naku, sino naman? Ilaster ko po yun kasi favorite ng mga anak ko. Ah, ilan na anak mo? Opo. Ilan na mga anak mo, be? Bali, apat po. Wow! Apat! Anong mga pangalan? Baka gusto mong shout-out, pati mister mo. Opo, si Princess Anne, si Raven, si Judy, si Ilya, at saka si Liam. Yung mister ko po, Joven. Si actually, nakikinig po sila ngayon. Sana. Ay! Hello, tropang Abellanida! Yun ba last name niyo? Tama ba? Apo, ayan. Naku, but de sama-sama kayo dyan ngayon. Luluto mo ba yung beef with broccoli mo? Plano ko po by Saturday. Ay, by Saturday? Para pampamilya meal. Ay, very good. Eh, nagpo-post ka rin ba ng iyong mga recipe sa social media? Baka gusto mong i-plug. Yun lang po, yung dun sa Pinoy Ulam Ideas po. Ayun. Pero, nadalang lang. Yung may occasion kami, yan. Dinapost ko po yung mga handang naluluto ko. Yan, sige, Rose. Ako, maraming salamat sa panahon. Salamat din po. Maraming salamat sa pagluluto mo sa amin ngayong araw na ito. Hello, hello sa mga kitties and your husband. Apo. Sige. Salamat din po, Miss. Alright, yan po si Rose Ann Abellanida.